Magandang araw mga paps at magandang buhay sa inyo. At andito na naman po ako para mag-share ng isa na namang idea upang sa paggawa ng bonsai. Ano. So, dito mga paps, ito sa harapan nyo ay ficus virens o tinatawag ring red balete. Ito ay hindi akin, ano, o, hindi akin itong halaman na to. Napulot lang ito sa basurahan at hindi nila alam kung ano ang gagawin, kaya ito at pinapagawa sa akin. So napakalaki na nito mga paps, ang ganda na ng materials na to. At ano na lang, sanga na lang ang i-develop. Yung base niya at saka roots ay napakaganda na. So ipapakita ko muna sa inyo mga paps ang kabuuan nito para makita nyo kung gaano kaganda. So ito na nga mga paps ang puno. Ayan siya simula sa taas. Napakataas na nito mga paps, halos kasing tangkad ko na. Tapos yan, yan yung base. Ito ay napulot lang nila sa basurahan. Ayan. At hindi nila alam kung ano ang gagawin. At isisave ko ito. At ayusin. Back to zero, pero kahit pa paano ay maganda na yung base at may hihintayin na sila. So mga paps, umpisahan ko ng ayusin itong bonsai material na ito na red balete. So hindi ko na pinapakita mga paps yung taas kasi dito tayo magpo-focus sa baba, no? Tatanggalin ko rin yung taas na yon para magpatubo na lang ng bago, panibagong bonsai na panibagong mga branches, ano, sa bonsai material na to. So ngayon, ito lang muna ang pupukusan ko, itong baba. Kaya ito lang muna ang pinapakita ko sa inyo. Uumpisan ko na, no. Una ay tatanggalin ko muna itong mga escape roots para mas malinis at mas mabilis natin matanggal sa kanyang training path. Kung mapapansin niyo mga paps ay nilagay lamang sa timba nung unang nag-alaga nito ang red balete. Siguro ay hindi na naasikaso, hindi na magawang ayusin, kaya tinapon na lang sa basurahan. Ito ang kagandahan mga paps pagka sa mga bonsaiista, kasi yung mga materials, bonsai materials ay nandyan lang yan mga paps sa tabi-tabi, ano? Kailangan lang natin maging masipag sa tingin-tingin sa tabi-tabi. Maraming mga gandang materials sa tabi-tabi lang. Hindi mo na kailangang bumili. Sobrang tanda na mga paps itong red balete na ito, itong ficus virens. Kasi kung mapapansin nyo, ang laki na ng base niya. Hirap na rin siya magpatubo ng mga sanga at dahon. Kasi limited, masyadong limited yung kanyang soil medium at maliit lang yung kanyang pot. So ayan mga paps, at nalinis ko na yung ano, yung escape routes niya. Ngayon naman ay puputulin ko na itong kanyang katawan. So kailangan kong tingnan ng maigi yung kanyang mga sanga para malaman kung alin nga ba yung kailangang iwanan at alin yung kailangang tanggalin. Kasi medyo malaki na yung katawan niya. Medyo mahirap na, kailangan na ng magandang mabuting decision making. So ayan nga mga paps, sa pagkakataong ito, ito munang maliit na sanga sa baba ang uunahin kong ayusin. So nabdesisyonan ko na itong maliit na ito. Bali dito sa branch na to, nahati sila sa dalawa. At itong isang branch na to ay medyo patay na yung kalahati. Ngayon, tatanggalin ko ito. Ito lang iiwanan ko. Itong medyo masigla na to. So, umpisan ko na tanggalin. Ayan.
pasensya. So ayan mga babs, at naputol ko na itong part na to. Ngayon ay ipa-flush ko lang ito para mas malinis siya. At maganda rin yung kalalabasan niya once na mag-heal na siya, no? Sana ay may mga tumubo pa rito sa part na to. May mga tumubo pa na branches para mas lalo pa nating mapaga sa mas lalo pang makapili ng forma in the future, ano. So ayan. Kikita niyo ba mga paps? Ayan. So susunod, puputulin ko na tong branch na to. Di na muna. Parang maganda kung iwa-wire ko yan, ano. So susunod mga paps, itong branch na to dito. Itong malaki. Yan. Nakikita nyo yan. Puputulin ko na siya hanggang dito. Dito ulit. Magpapatubo na lang ng panibago. At tatanggalin ko na yan buo. Ano? So, sana kaya nitong ating pruner. Tatanggalin ko na rin itong maliit na ito mga paps. Malinis. Sana ay kaya. At medyo malaki-laki ito. Yun. So, yun siya mga paps. Putol na. Ngayon ay susunod naman ito. Kung napapansin niyo mga paps, ito ay pinulupot lang ito, itong part na to ng trunk. Tapos halos mag-fuse na yung dalawang branches dito, ayan. Ngayon ay tatanggalin ko muna to, itong isang branch na to, para bago ko putulin itong pinaka main trunk line. Tanggalin muna to. Yan. Susunod mga paps ay ito namang part na to. Ito na yung main trunk line. Tapos meron siya ditong isang sanga. Ngayon puputulin ko siya rito at maiiwanan itong isang sanga lang. Tatanggalin ko rin itong isa. Ito lang para meron na siya rito na nakaabang. Ito na lang sa kabila, sa likod magpapatubo. So, ito ay malaking cut. Ayun. So, ganyan mga paps, kalaki oh. So, ayan na siya. Tatanggalin naman itong isa na to. Sayang. Sayang ng kanyang dagta. So, ayan na ang kinalabasan. Palalaki niyan. Tapos itong isa na to mga paps, itong naiwan na maliit na branch. Plano kong i-wire para magkaroon siya dyan ng papunta dito sa tabi. So, kukuha muna ako ng wire mga paps. So, i-wire ko muna itong branch na to na nakahiwalay. No? Fish.
So, ito yung ginagawa ko mga paps bago ko siya tanggalin sa kanyang training pot bago i-repot. Winawire ko na muna para mas madali ano, sa ganitong paraan ay stable pa yung material, bonsai material. Mas madali pa siyang i-galaw-galawin. So sa pagkakataong ito mga paps, hanapan ko muna siya ng front para ma-reposition ko itong branch. So naisipan ko na dito ko siya i-re-repot ganyan para dito sa pot na to. Kaya hanapan ko muna siya ng front. So ayan mga paps, ganyan yung napili ko na front. Ito na lang yung napili ko na front. Kasi kung makikita nyo, maganda na yung formation dito ng kanyang base. Tapos dito sa likod, medyo hollow. Sana yung nakikita nyo, hindi madilim. Ayan mga paps. So ilalapit ko lang. So yan yung magiging back nya. Yan, yung part na yan. Yan. Tapos, ito yung napili ko na front. Ayan yung napili ko na front. So, itong branch na to, ibibend ko na lang. So, tara mga paps. Ayan mga paps, dinodoble ko nga pala yung wire para mas madali siyang ibend kasi medyo malaki na yung branch niya. Hindi na kaya kung isang ikot lang nitong wire. So, dinodoble ko siya para mas mabend siya ng maayos. So, ayan. Ito mga paps ay tatanggalin ko na itong isang branch dito na maliit. Kasi parang doble na rin sila. Tabi na sila ng isa pa. Itong isa ay iwa-wire ko din. So, ayan ang naging forma niya mga paps sa likod. Yan. So, ito yung front. Ngayon, susunod mga paps na gagawin ko ay uproot tsaka repot. So mga paps, ayan. Na-uproot ko na yung bonsai material. Itong ating ficus virens. Yan. So, ngayon, ipiprepare ko itong bonsai pot, itong training pot niya. So, as usual, meron siya mga paps na drainage hole. Since malaki at delikado yung ating mga soil medium na maubos. So, as usual mga paps, lagi nating nilalagyan ng screen o wire mesh o kung anong pwedeng mailagay nyo para ma-prevent yung pagkaubos ng ating soil medium. So, ganyan lamang. Pati itong isa ay lalagyan natin bago tayo mag-repot. So, ganyan mga paps. Yan ang itsura niya sa likod. Sa ganitong paraan ay may protection ang pagkaubos para hindi maubos. So, ayan po mga paps. So ngayon ay titingnan ko kung kailangan ko mag-rot pruning nitong bonsai material. So ipuprune ko muna siya yung roots niya at hindi ko na mga paps ipapakita sa video kasi para hindi matagal . Ngayon, ito try ko na dito sa bagong training pot itong ficus virens. So ganyan mga paps ang naisip kong itsura, no? Yan. Yan yung magiging front. So, try na natin lagyan. Umpisa na. Repotting.
So ang gamit ko mga paps ay hindi purong river sand, ano, galing ito sa compost para mataba dahil kailangan niya pa mag-develop ng branches. Kaya hindi purong river sand, kailangan na ay matabang lupa. So ito yung nakuha ko doon sa basurahan. May compost ito mga paps. Nahalo. Mga loose soil. Tapos yung mga pinagsunugan ng basura. So ayan. So tingin ko ay ganda na yung ganyan. So hindi ko siya ilalagay ng center, ano, medyo off center siya. Para maganda ang pwesto. So yan. Pwede rin dito sa kabila. Ayan, dito na lang sa kabila mga paps. So titingnan ko muna siya mga pap sa harap kung okay na ba yung kanyang itsura na ganyan. So yan, titingnan ko muna. Yun. Pwede no? Yan yung back niya. Ayos na ayos. So ganyan na siya mga paps. Yan na ang napili ko na pwesto at pupunuin ko na ng soil medium. So kailangan mga paps ay masiksik ng maigi, ano, doon sa ilalim yung soil medium para wala siyang air pocket, para hindi mabulok yung mga lupa doon, hindi madry ang mga lupa, ibig sabihin kong ay yung mga roots, no? Kaya kailangan siksikin doon sa ilalim. So habang naglalagay tayo mga paps ng ano, habang naglalagay ako ng soil medium ay ina-arrange ko na rin diretso yung roots niya para nakaayos na pagkatapos nating ano. Kasi mahirap na iayos mga paps ang roots kapag puno na ng soil medium. So sana nakikita nyo mga paps kung paano. So medyo may nag-cross. Ayusin natin to para walang nagko-cross na roots. So ayan na siya mga paps. Bali, didiligin ko muna yan para sumiksik yung kanyang mga soil medium. At yung mga hindi natin masyado nasiksik doon sa loob ay mas masiksik pa natin. So tara at didiligin ko muna. So ito na siya mga paps, ano. Nung diniligan ko, kung mapapansin nyo, ay lumubog yung mga soil medium. Lumubog siya, no. Para mas nasiksik yung soil medium niya. So ayan na siya. Ngayon, lalagyan ko na siya dito ng purong river sand dito sa pinakaibabaw para mas matakpan yung mga roots. Ito mga paps ay pino, ano. Pinong river sand. Ito na yung pinaka-ibabaw na nilalagay ko. So, ayan. Kailangan ay meron din doon sa ilalim.
So kapag nadiligan ulit yan mga paps ay magpo-flow ulit yan yung mga bakante doon sa loob. Mapupunuan ulit yan. So wala akong chopsticks kaya kinakamay ko lang mga paps ano. Maganda sana kung meron tayong chopstick. Eh hindi ako nakapag-improvise para mas masiksik sana yung loob niya. So bali yan. So ayan na mga paps. At natapos ko na. Ayan. Ayan na itsura niya ngayon. Ayan. So ito yung back. Dito nakapoint yung mga branches. Diyan ko na nilagay. Sa para meron na agad siyang mga back branch. Ano mga paps? Ayan. Tapos ito yung front niya. So napakalaking pagbabago doon sa kanyang itsura simula kanina ano. So ayan mga paps, hanggang dito na lamang itong aking video. Sana ay mayroon kayong natutunan at na may nakuha kayo kahit kaunting idea ano. So maraming salamat sa panunood. Kung hindi ka pa mga paps nakapag-subscribe, huwag mo kalimutang mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka sa update nitong mga bonsai material ko at sa mga susunod pa na video na aking ilalabas. So yun lamang mga paps, hanggang dito na lang. Maraming salamat, happy bonsai at magandang buhay.